Pangalawa, mas grabe yung trouble. Grabe yung confusion, uneasiness, anxiety, agitation. Lagi kang nagagalit. Mga kapatid, ating pag-aralan dahil ang demonyo ay magtatago eh. Mabasa natin yan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Ano ba ang nakasulat dito? Ito ang nakasulat mga kapatid na dapat ma-aware tayo mga kapatid, no? Dapat ma-aware tayo mga kapatid. Even Satan masquerades as an angel of light. Yan ang nakasulat dito. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Kailangan natin na matuklasan yung mga para ma-unmask natin yung mga maskara ng ating kaaway. Wala naman tayong kaaway kundi yung mga masamang espiritu mga kapatid, no? Mas mabuti na parang mas malakas na nakatagilid siya mga kapatid, no? So yun. And then 1 John chapter 14 verse 4 verse 1, ito ang nakasulat mga kapatid. Many false prophets have gone out into the world. So kailangan tayong mga Katoliko, dapat tayong madagdagan yung ating kaalaman patungkol sa mga false prophets na ang dami na po sa ating paligid. Kaya nga, kung mag-aaral lang tayo, i-recognize natin pala si kapatid na lumipat po sa ating simbahan po. Tingnan muna natin si by birth po na Baptist mga kapatid. At magpapautismo muna si Brother Orville Bayubo. Ipopost natin yung kanyang picture after siguro sa ating live ngayon. So how to assess mga kapatid sa interior life of visionary. Dahil marami na ngayon sa ating paligid na makausap daw nila ang Diyos direktamente. At makausap nila ang mga anghel direktamente. Makausap nila ang mahal na Birhing Maria direktamente. Tinatawag sila na visionary or mystic. Totoo ba sila na mystic? Hindi pseudo mysticism, hindi pseudo visionary. So, my guidelines po. Ito po ay makatulong sa ating mga mahal na obispo, mga diocesan bishop, at sa mga spiritual directors na gumagabay sa mga katulad nito. Dahil kapag hindi sila magaidan mga kapatid, grabe yung spiritual damage mangyari-yari sa kanyang buhay, pati na din sa mga taong lalapit sa kanila. Okay? These guidelines may hopefully assist the legitimate superior and authority in ascertaining the authenticity of a person. So, yung mga nagpakilala who claims to have been given supernatural revelation. So, nag-claim sila na nakatanggap sila ng supernatural na mga mensahe. It is presupposed that the alleged visionary is himself seeking to be guided. These guidelines as well as other resource material should not be the only means to discern, since the devil is a master of deceiver. With centuries of experience, reliance must be first and foremost centered on humble prayer. So ito talaga, no, isa sa mga basihan nito. Kung
bunga ba ito sa mapakumbaba na panalangin? Yan po ang isa sa mga makatulong sa atin na bunga sa ating center to the humble prayer, to the Spirit, Holy Spirit, to assist divine discerning. So, tayo din na mag-examine, mag-discern kasama sa mga visionary sa ating kapiligiran, no? We are moved and inspired by the Holy Spirit. The more influential the supposed mystic, kung yung visionary ay influential na, may malaki na ng mga followers, marami na mga followers, mga kapatid. Kung marami na siyang mga followers, is more followers he has, the more study of other resource materials is needed. The more experts and specialists should be tapped, and the greater the necessity to proceed with caution, prudence, of course, prayer. So, yan po ang kinakailangan natin, mga kapatid. Dahil kapag hindi natin ma-guidean yung mga kapatid natin, ang mangyari, maging malayo sila sa atin at sa simbahan po. So, the more influential pala yung visionary or yung apparition, kailangan natin ng other resource materials, more experts, specialists should be tapped, and greater the necessity to proceed with caution, prudence, and of course, prayer. So, unang-una, kailangan natin ng caution, yung mga, lalo-lalo na sa visionary, and then prudent din tayo. So, dito, pinakita na hindi lang mga exorcist ang mag-determine ito, but different experts, mga canon lawyer, theologian, mga moral theologian, mga dogmatic theologian, ganon. Mga exorcist din, mga psychologists, no, makatulong po yan. If a supposed visionary is well-known and performing seeming miracles in a certain diocese, it is recommended that the diocesan bishop of this person form a commission to discern the phenomena. So, kailangan pala kung ang grupong ito ay nagsagawa ng mga milagro, healing, nangakabalaghan, nangyari sa kanilang grupo. Eh, kailangan na ang obispo ay magsagawa ng commission to discern the phenomena. The commission should be made up of theologians, especially versed in mystical phenomena and other related fields, psychiatrists, doctors, and researchers, and the like. So, para po, ma-studyuhan talaga. So, makikita mo yung makatanggap ka ng comprehensive picture of the visionary. So, kailangan ng commission. So, to form a commission, yun ang isa sa mga kinakailangan. Hindi lang theologians, kundi expert din sa mystical phenomena related sa mga exorcist. The bigger the following of the supposed mystic or more manifestation of seeming miracles, the greater the need for prudence and caution. Since if the whole thing is demonic in origin, one could surmise that one is dealing with a fallen angel from one of the higher choirs. Kung grabe yung kanyang influence, grabe yung kanyang scope, daming followers. Kailangan prudent, and then kung hindi yan galing sa Diyos, sabi dito, if the whole thing, the caution sense, kailangan ng caution yung mga lalo-lalo ng tao, mga devotee, di ba? Since if the whole thing is demonic in origin, one could surmise that one is dealing with fallen angel from one of the higher choirs. Hindi po yun basta-basta. It is from, kung grabe yung kapangyarihan ng isang taong iyan,
healing, mga extraordinary miracles ang nangyari. Yan po. Galing po yan sa one of the higher choirs of the fallen angels. The following principles may hopefully be of assistance in evaluating more quickly false mystics and assist with other aids and resources the final judgment or verdict of the diocesan bishop regarding the authenticity of the mystic or visionary. So, malaking tulong talaga yung maraging role yung mahal natin na obispo to discern. So, nang una, may ilan ito. Dito sinusulat ni Father Father Sikia. May apat po. So itong apat i-discuss natin. Makatulong po ito to assist the entire life of the visionary. Yung makapagaling, merong vision, merong messages, locutions. Una, ito po yung makatulong sa diocesan bishop or sa commission na ina-appoint ng mahal na obispo. Una, when guiding a soul who is supposed to be receiving supernatural revelations, check the emotions and the inner movements of the soul of the person as he is receiving the revelation or the messages from God. Unang-una, i-check natin yung emotion niya. Negative yung emotion niya. Hindi maganda yon, no? Sa negative. Galing siya sa depression, frustration, baka hallucination lang yon. And then, the most important thing, sa first point, not only his emotion, but the inner movements of the soul. Yung kanyang spiritual life, kinakailangan po. Signs that the divine spirit is at work is when there is a great calm in emotions and a devout and a peaceful recollection in the soul. Ito po, pinaka-essential po ito. Grabe yung kapayapaan, grabe yung devotion na nabuo, and yung kapayapaan sa kaluluwa, no? Ang dulot ng divine spirit po. Yan po ang isa sa mga magandang spiritual fruits of the divine spirit. Afterwards, there is a desire to praise God. So sa huling banda, desire to praise God, not to praise himself. Yan po, isa sa mga tutukan sa commission appointed by the bishop. Although in the beginning, when the divine first manifests, there may be some kind of surprise or even mild shock. So, ma-surprise ka and then meron ding mild shock. Mild lang, hindi malaki na shock. There must be some kind of surprise. It is an O, no? Parang namanghaka, na-surprise ka. Merong little even mild shock. It was, according to Father Pauline, SJ, thus the Blessed Virgin Mary was momentarily troubled by the angel Gabriel's salutation. Si Mama Mary din, sa pag-appear ng kunting mild shock, no? na balingasa si Mama Mary, troubled. Saint Therese of the Avila, the great doctor, on prayer states that the Divine Master causes within the powers and the senses of the fright, the senses of the soul a fright, which soon afterwards changes into a blissful peace. Blissful peace. So, little element of awe. Parang little element of fright or little element of surprise. Yan ang... Pero hindi, natatakot ka, uneasy ka, hindi po. It is the product of the divine and Holy Spirit. So, yan po. Grabe yung inner peace, no? Yan natanggap ng kaluluwa sa visionary.
Kung hindi mo 'yun nakita, magduda ka na. No? Huwag ka nang bumalik doon, no? Pangalawa, a sign that points to a demonic origin is that if these locutions and vision produce no peace, joy and conviction. Para bang ano ito? Pinasukan ako ng mga banal na mensahe pero wala akong kapayapaan. Wala akong kaligayahan. Wala ding sigla, walang conviction. And other signs are the presence of anxiety. Hindi mo maintindihan. Uneasiness, agitation, lagi ka nagagalit. Sadness, discouragement, darkness, and confusion in the heart of the person, which will lead to the devil suggesting some ideas that appeal to one's passions and to some earthly tendency like the desire for honors and sensible pleasure. So ito po, grabe yung feeling of desolation po. At ang desire ng kaluluwa mo, ang desire ng puso mo is to be honored. Ikaw yung ma-center of attraction. Kung iba talaga ito si Father Darwin. So, we are the center. So, kung yung demonyo na, ang evil spirit na ang origin ng locution mo, messages mo, yan po, you become the center. No longer the church, no longer the hierarchy. Sensible pleasures, yung mga ano na material fruits na lang ang babasihan ni mo, yung healing, yung physical dimension po. It is therefore important to check the interior movements, especially in the depths of one's soul and where they are being drawn to. Saan galing yung ano, yung kanyang the deepest part of his interior, the interior movements of the soul, the deeps of one's soul and where they are being drawn to. Saan galing, no, yung inspiration? Saan galing yung origin ng mensaheng ito? Saint Teresa of Avila speaks about the great aridity which remains in the soul after this evil locution. Grabe yung dryness, mga kapatid, na ma-experience mo. So, kung ako instrumento sa Diyos, bakit dry na dry, no? Yung aking sarili. Yan. Yan po ang pangalawa. Ano yung una? Grabe yung inner peace. Yung pangalawa, mas grabe yung trouble. Grabe yung confusion, uneasiness, anxiety, agitation. Lagi ka nagagalit. No, parang ikaw lang ang basihan sa katotohanan po. Mag-ingat po tayo. The great aridity which remains in the soul after this evil occasion. So, meaning to say, it is from the evil one. Okay? Yun po ang pangalawa. Pangatlo, grabe yung desolation, the experience of great, intense desolation po. Pangatlo, quoting the great doctor on the spiritual life of Saint John of the Cross, he states that the action of God in the soul produces quiet, illumination, joy like that of glory, sweetness, purity, and love, humility, and inclination or elevation of the mind to God. So, anong, kung galing ito sa Diyos, ito yung mabunga na ma-enjoy sa ating kaluluwa sa isang visionary, yung authentic visionary. Peace, quiet, illumination, enlightenment, joy, like that of glory of God, no? Sweetness, purity, and love. Humility, hindi mo wala talaga itong humility, mga kapatid. And
inclination and elevation of the mind to God. So, grabe yung glory to the Father, glory to the Son, and to the Holy Spirit. Not to me, not glory to me, not glory to me. Yun. Those of Satan result in dryness of spirit, in a tendency of self-esteem. So, yung galing sa demonyo din, dryness, complete dryness, aridity of spirit, in a tendency of to self-esteem, you know, selfishness. And in no degree whatever do they produce the gentleness of humility. No degree. Walang manifestation of gentleness, of humility, love of God, but more on arrogance. Parang siya lang tama. They are remembered with great aridity of the spirit and without the fruit of humility and love which issue out of the good visions whenever they are recalled. So, yan. So, walang makikita mo na pagpakumbaba. Kung meron mong pagkukumbaba, it is a false humility. It is not authentic humility, mga kapatid. So, makita ninyo yung ito, yung mga possible na mga helpful hope na sabi ni Sigia, it is hopeful assist the legitimate superior, no? So, pang-apat po, so kita ninyo so grabe yung desolation sa pangalawa. So, pangatlo, nakita ninyo yung related lang ito. No, great desolation. Niya, greater consolation kapag galing sa Diyos. Pang-apat, according to Pauline S.J., let the director be occupied in working for his penitent sanctification. Let him always come back to this question, what profit have you derived from the words that you think you have heard. No, yung makukuha mo sa mensahe na narinig mo. So that, according to the author, even when he has not made up his mind regarding the nature of revelation, he will thus, at least, have made the person focus on using the revelation to grow in holiness to life. If later on, the revelation are discovered not to be divine in origin, the visionary would have brought out good from this evil. So, nanguna, kung ma-converted, mag-guidan yung visionary, malaking tulong po yun, no? So, kinailangan natin ito. Ano ba yung nakuha mo? Kung tumubo ka sa holiness, ang ganda. It is from God. Pero kung wala, no? If later on the revelation are discovered not to be divine in origin, the visionary would have brought out good from this evil. So kung mag-guidean yung visionary, so ma-save natin siya. And then, malaking tulong po dahil sa pamagitan ng four points para ma-assist, ma-evaluate yung false mysticism to authentic mysticism, mga kapatid. Malaking may dulot na maganda kung mag-guided natin yung mga visionary, mga healers sa ating mga parokya po. Malaking tulong po ito. So, nang una, inner peace. And then yung inner peace. Pangalawa is greater desolation. Mas galing yun sa demonyo. Kung walang inner peace, magduda ka na. And then, greater consolation po. Yung consolation, quiet, illumination, joy, like the glory of God, sweetness, purity. So, virtues. It's all about virtues. Pangapat, what profit have you derived from the words that you think you have heard? Ano ba yung bunga
Ano ba yung nakukuha mo sa revelation na ito? Kung naging hambog ka, delikado po yun. No, delikado po yun. So, yun po ang mga makatulong natin to assess. Mabasa natin yan sa Volume 3, Spiritual Warfare and Discernment po. So, malaking tulong po ito sa mga katulad ko at sa mga kasamahan natin sa exorcism din, no? At salamat sa Diyos, no? At fight ti Maria at attack CFD with a humble heart. And then mag pray tayo ng Saint Michael po. Si magdasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, you humbly pray, and do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you po. Magandang gabi sa inyong lahat. At then, magdasal tayo na hihina yung bagyo at yung volcano sa sa Canlaon ba yun? Hindi makagawa ng malaking damage. Maprotektahan yung mga malapit na lugar, mga residente. Now, let us continue praying to the Father, the Son, the Holy Spirit, as well as the Holy Rosary po. Fight Maria, attack safety with a humble heart po. God bless.